Baby, hindi pa rin daganan ang hita ng daddy mo. Napakamot si Jomar sa ulo matapos ang pagsaway sa bata. Nakiayon na rin kasi siya sa bata at baka umiyak. Sakalang napansin ni Jello ang kalagayan ng inaakalang ama. Biglang nag-ulap ang kanyang mga mata at naawa dito. Kaya po ba, hindi mo kami hinanap dahil naaksidente po kayo? Hindi alam ni Marlon kung anong isasagot sa tanong ng bata. Ayaw niyang ma-disappoint ito. Pero ayaw niya ring umasa ito na siya nga ang ama nito. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Jello nang mabasa sa mga mata ng lalaki ang awa na tingin para sa kanya. Napasimangot siya. Kahit ayaw nitong sabihin, alam niyang hindi ito naniniwala na ito ang kanilang ama. Jello, kailangan na natin bumalik at baka hinahanap na tayo ng mami mo. Tinanaw ni Jello ang lugar kung saan iniwan ang ina at kapatid. Hindi niya matanaw ang mga ito. Muling bumalik ang tingin niya sa lalaki bago nagsalita. Dito ka lang po ah. Susunduin ko lang po ang kakambal ko. Kapag nakita mo po siya, tiyak na maniniwala kang anak mo kami. Pumalatak si Marlon nang tumalikod ng bata. Agad na sumunod ang yaya nito at ang bilis pa ng takbo ng bata. Sir, kailangan na nating umalis dito. At mukhang hanggang dito nasundan tayo ng taong sumusunod sa ating kanina. Biglang sumeryoso si Marlon. Sandaling nakalimot siya kanina sa tunay na sitwasyon dahil sa bata. Inutusan na niya si Jomar na bumalik sa cottage at hindi na hinintay ang pagbalik ng bata. Halos silahin ni Jello ang kapatid palabas ng cottage nila. Bilis kuya! Nakita ko na si Dad! Nida, anong sinasabi ng anak ko? Nagtatakang tanong ni Ashley. Nako ate, nakakita po kasi siya ng lalaking kamukha nila. Biglang nilukob ng lungkot ang puso ni Ashley sa narinig. Naawa siya sa mga anak dahil sa malaking pagnanais na mahanap ang ama ng mga ito. Nasaan na siya? Lumingas si Jello sa paligid at hindi mahanap ang lalaking nakaupo sa wheelchair kanina. Mabilis na inakbayan ni Gabby ang kapatid bago pa ito malungkot. Mamaya na natin siya hanapin. Tiyak na nandito pa siya. Nakanguso na tumango si Jello. Biglang nainis sa nakitang ama dahil hindi marunong maghintay. Nakahinga ng maluwag si Ashley nang hindi na muling binanggit ni Jello ang tungkol sa nakitang lalaking kamukha umano ng mga ito. Nang tanungin naman niya si Nida, nagkibit-balikat lang ito. Hindi na ginatungan ni Nida ang kwento ni Jello sa kapatid. Siya kasi ang mapapagod sa pag-ikot sa buong resort para maghanap. Sinikap ni Ashley na makalimutan ni Jello ang lalaking nakita nito. Pang-ilang beses na ba sinabi nitong nakita ang kamukha na kakambal. Kaya naisip niyang tulad ng dati, makakalimutan din ang anak ang tungkol sa taong nakita nila kanina. Sina Marlon at Jomar. Hindi tumagal sa naturang resort dahil sa taong lihim na nagmamatsyag. Alam na ngayon ni Marlon na maging ang taong lumalapit sa kanya, inaalam ng kapatid at madrasta. Hinayaan lang nilang nakasunod ang lalaki sa kanila at nagpapanggap na walang alam. Yaya, we have to find him again! Pabulong na maktol ni Jello kay Nida. Ayon itong marinig ng ina ang pinag-uusapan nila. Mukhang umalis na sila dito, baby. Pabulong din ang sagot ni Nida. Are you sure na siya talaga ang ama natin? Tanong rin ni Gabby sa kapatid sa mahinang tinig lamang. Yes, kuya. I'm 100% sure now. You both have the same eyes, nose, lips, and... Tama! Nasabi ni Nida kaya natigil sa pagsasalita si Jello. Tama si Jello. Dahil bigla siyang nahiya kanina sa kasama ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Hindi niya napagtuunan ng husto ng pansin ang mukha ng lalaki tinutukoy ng alaga. Nangunot ang noo ni Gab habang hinihintay ang iba pang nais sabihin ng kanilang yaya. Tama ang kapatid mo, kamukhang-kamukha mong lalaking yun. Dugtong ni Nida. Dapat nga natin siyang mahanap, pero huwag niyo po munang sabihin kay mom. Napangiti na rin si Gabby katulad sa kanyang kakambal. Nagkasundo ang tatlo na isikreto muna ang lahat. Lihim na nailagay ni Melvin ang mga gamot na dapat nainom ni Marlon sa sasakyan ng mga ito. Sadyang iniwan yung hindi nakalak upang magawa niya ang dapat gawin. Sinuri na rin niya ang sasakyan at baka may nakatanim na kung ano upang masubaybayan ang bawat galaw ni Marlon. Hindi na nagulat sina Marlon nang makita ang isang maliit na supot sa upuan. Agad na kinuha yun ni Marlon at ininom.
Ibinili na yun ni Melvin. Ang kailangan niyang gawin ngayon, hindi dapat mahalata ng madrasta na malakas na siya. Nagkukumahog sa pagsalubong si Rochelle kay Marlon nang makauwi na ito. Halos maghapon itong wala at pumunta pa ito ng simbahan bukod sa isang resort. Lihim siyang napangiti na makitang mukhang mahinang nakaupong binata. Napagod po ata si Sir, kaya sobrang nanghina, paliwanag ni Jomar. Bakit kasi hinayaan mo siyang pumunta sa kung saan-saan? Galit na sermon ni Rochelle. Sorry po ma'am, sinunod ko lamang ang kanyang utos. Napabuntong hininga si Rochelle at hinaplos ang noo ni Marlon. Nagmulat ito ng mga mata at bahagyang ngumiti. Kita niya sa mga mata nito ang pagod na nadarama. Lumambong ang ora ng kanyang muka at niyakap ito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo nitong mga nakaraang araw? Tingnan mo, nangihina ka na naman. Nag-aalala lang husto ang kapatid mo. Si Melissa, tumawag din at kinukumusta ka. Pakasabi na lang po na ayos na ako. Ako na maghatid sa kanya. Agaw ni Rochelle sa pagtulak sa wheelchair. Sinamaan pa niya ng tingin si Jomar upang matakot. Sa ganung paraan baka maisipan nitong mag-resign. Nagkibit balikat lang si Jomar at nagpaiwan na sa labas. Nagmamatsyag muna siya sa paligid tulad sa inuto si Melvin. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang babaeng pinababantayan din ang kaibigan. Pinigilan niya ang sariling mapasipol nang dumaan ito sa kanyang harapan. Ang bango kasi ng babae at ang ganda ng katawan. Mukhang hindi lang pagbisita ang pinunta roon. Dumiretso na si Melissa sa room ni Marlon at nandun si Rochelle. Nakahiga ang binata at mukhang nangihina nga. Mabuti naman at dumating ka na, iha. Pinainom ko na siya ng gamot upang makapagpahinga. Mabuti naman po kung ganun. Ako po muna mag-aalaga sa kanya kung mayroon pang ibang gagawin. Nakikinig lang si Marlon sa pag-uusap ng dalawa. Kanina, matapos makainom ng gamot, nagpatid siya ng bathroom. Kaya nailuwa agad ang gamot. Pero inaantok pa rin siya. Marahil epekto ng gamot na ibinigay sa kanya ni Melvin. Napangiti si Melissa nang mapansin na malalim na ang tulog ng binata. Talagang paabot siya ng gabi upang maisagawa ang plano. Sa silid naman ni Marlon, kausap niya si Melvin. Sinabi niya dito na hindi pa lumalabas ang silid ang bisita ni Marlon. How about Rochelle? Tanong ni Melvin. Huling kita ko sa kanya, nasa kusina. Nagpahanda ng maraming putahe at darating daw ang anak. Biglang nag-alala si Melvin at baka mapikot si Marlon. Nagpaalam na siya kay Jomar at may lakad din siya. Matapos ma-off ang cellphone, lumabas na rin ng silid si Jomar. Unang nakita ay si Rochelle at umaasta na namang may-ari ng bahay. Ipinakita rin sa kanya na hindi siya welcome sa bahay na yon. Saan ka pupunta? Nilingon ni Jomar ang ginang. Titingnan ko lang po si Sir Marlon at baka may kailangan siya. Hindi na kailangan dahil naroon ang nobya niya. Gustong tumikwas ng kilay ni Jomar. Yun nga lang, hindi siya marunong magtaas ng isang kilay lang. Doon ka sa garden at magbantay doon. Hindi porket tulog ang amo mo. Patay oras ka lang dito sa loob ng bahay. Nagtimpi si Jomar at gustong sagutin sana ang ginan. Minabuti na lang yung talikuran nito. Abat hoy! Loko ka! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Singhal ni Rochelle. Nilingon ni Jomar ang ginang. Sa labas po. Di ba yun ang utos mo? Abot! Antipatiko kang lalaki ka ah! Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakao. Hindi na pinakinggan ni Jomar ang iba pang sinabi ng ginang. Hindi siya natatakot dito at hindi rin ito ang nagpapasahod sa kanya. Galit at nagmamadaling pumunta sa silid ni Marlon si Rochelle. Hindi siya papayag na hindi galangin ng isang driver lamang. Gising ka na pala, ngumiti si Melissa at hindi muna pinansin na kumakatok sa pintuan. Ba't ka nandito? Busy kasi si Tita Rochelle, kaya ako muna magbabantay sa'yo. Hindi ko kailangan ng bantay habang natutulog ako. Iho? Pasensya na kung inutos ako si Melissa na bantayan ka habang natutulog. Nag-aalala kasi ako at hindi maganda pakiramdam mo kanina. Pumikit si Marlon at pinakalma ang sarili. Pinaalala sa sarili na dapat maging mabait. Iha, pagpasensyahan mo na si Marlon. Ayos lang po, tita. Mahaba po ang pasensya ko at ayaw ko siyang sukuan.
Lalo na ngayon na kailangan niya tayo. Nakangiting hinawakan ni Rochelle ang isang palad ng dalaga. Napabuntong hininga si Marlon bago nagsalita. Sorry, hindi lang magandang gising ko. Sabay na ngumiti ang dalawa. Iha? Dito ka na maghapunan at darating din si Dale. Tumingin muna si Melissa kay Marlon at humihingi ng permiso ang tinging ipinukol dito. Nang tumangoto, lumawak ang ngiting nakapaskil sa kanyang labi. Hindi na binanggit pa ni Rochelle ang irereklamo sana tungkol sa driver ni Marlon. Ayaw niya masira ang magandang mood ng binata. Bago pa makalabas ng silid si Marlon, dumating si Dale. Ito ang nagtulak sa wheelchair na kapatid. Kuya, nagdala ako ng paborito mong alak. Ipinatong ni Dale ang dalang wine sa lamesa. Dale, alam mong may sakit ang kapatid mo? Saway ni Rochelle. Pilit inalala ni Marlon kung paborito nga ba niya ang alak na dala ni Dale. Ma, minsan kailangan din ang katawan natin ng alkohol. Baka dahil dito lalo lumakas si kuya. Pagyayabang ni Dale. Tinanggap din ni Melissa ang alak na binigay ni Dale. Matapos kumain, itinuloy nila ang pag-inom. Lihim na napangiti si Dale nang makitang nagustuhan na kapatid ang alak. Alam niyang paborito niyon ang alak at sinadya niya yun ang dalhin. Nako, mukhang lasing na si Melissa. Marlon, tama na yan. Hindi pa ako lasing, tita. Gusto ko pa pong uminom. Itinaas ni Melissa ang hawak na baso. Nasapo bigla ni Marlon ang ulo at may lumitaw sa kanyang balintataw na isang eksena. Nakita niya ang sariling umiinom ng alak at the same brand nang iniinom nila ngayon. Ayan na nga bang sinasabi ko, tama na yan! Hindi magawang tumutol ni Marlon. Ayaw niyang maputol ang alaalang bumabalik sa kanyang gunita. May gusto siyang maaalala sa lasa ng alak ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo. Marlon, are you okay? Kuya, ayos ka lang po ba? Lalong sumakit ang ulo ni Marlon nang sumabay sa kanyang pandinig ang tinig ni Melissa at ng isang tinig ng babaeng galing sa kanyang gunita. Mabuti pa ihatid mo na sa kanyang silid si Marlon. Ako na po! Agaw ni Melissa. Are you sure? Nanatili lang nakapikit si Marlon at naririnig ang pag-uusap ng mga naroroon. Hindi siya maaaring mawala sa kanyang sarili. Kailangan niyang samantalahin ang pagbabalik ng ilan sa kanyang alaala. Mukhang tama nga na makakatulong sa kanya si Melissa. Hinayaan ni Marlon na tulungan siya ni Melissa sa paglipat sa kama. Uupo sana siya sa gilid ng pinaghihigaan, ngunit bumigay ang katawan ng dalaga. Sabay silang natumba sa kama at nasa itas niya ito. Sandaling napatitig ang namumungay ng mga mata ni Melissa sa mukha ng binata. Bigla siyang nakatakam, natikman ang labi ni Marlon, ngunit kailangan niyang magpigil. Sorry, lasing na nga yata ako. Tangkang tatayo na siya nang biglang kabigi ni Marlon ng kanyang bato. Ang sumunod na ginawa nito, nagpawindang sa kanyang sistema. Malaki ang pagnanais ni Marlon na makaalala, kaya gusto niyang subukang gamitin si Melissa. Nang maglapat ang kanilang mga labi, mayroong malabong alaala ang muling nakita sa gunita. Tama, dahil sa alak, kaya niya naaalala ang gabing yun. Ang lasa ng alak sa labi ni Melissa ang siyang dahilan kung bakit naaalala niya ang nangyari sa kanila ng babae. Ngunit hindi niya nakikita ang mukha ng babae sa alaala. Tanging ang paraan ng pagganti sa halik sa kanya ang nasa gunita niya ngayon. Hindi inaasahan ni Melissa ang paghalik sa kanya ni Marlon, kaya hindi agad siya nakatugon. Ang akala niya kailangan pa niyang mag-orasyon upang maakit ito. Natuwa na sana siya ngunit nang gumanti siya ng halik dito, saka naman ito tumigil. Napamura si Marlon sa kanyang sarili nang gumapang ang halik ni Melissa sa kanya. Hindi niya dapat ginawa yon, lalo na at lasing ang dalaga. Hindi niya ito maitulak dahil ramdam niyang nangihina ang kanyang mga braso. Marlon, I want you, sabi ni Melissa. Biglang bumigat ang paghinga ni Marlon, parang lantang gulay na nagpaubaya siya sa dalaga. Hindi mapakali si Jomar sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari kay Marlon at sa babaeng kasama nito. Gusto niya sanang puntahan ang silid nito ngunit hinarang siya ng madrasta.
Tumalab kaya agad ang nainom niyang pampatulog? Naitanong ni Jomar sa sarili. Kanina pa simple niya itong pinainom nun upang makaiwas ito sa tukso. Yun din ang bili ni Melvin kanina. Sa silid ni Marlon, lalong namigat ang kanyang mga mata. Naghalo ang pakiramdam na init at antok sa kanyang diwa. Hindi niya rin napigilan si Melissa. Masasabi niyang expert ang babae sa pagpapaligaya. Muling lumabas ng silid si Jomar at takiramdam sa paligid. May kalahating oras na rin ang babae sa loob ng silid ni Marlon. Kaya nag-alala siya na natuka na ito ng kobra. Ayos, ano ba naman pumapasok sa isip ko? Kastigo ni Jomar sa sarili. Hindi naman siya pwedeng kumatok sa silid ni Marlon at wala siyang dahilan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid nang makita si Dale. Nangunot ang noon ni Dale nang makita ang driver ni Marlon na mabilis tumalikod. Nang masigurong nakapasok na ito sa silid nito, tumuloy siya sa kanyang silid. Inis na bumangon si Melissa nang hindi na gumalaw si Marlon. Malapit na sana siyang matapos, kaya lang inaudlot nang makatulog na ito. Ibinalabal niya ang puting towel sa katawan at tinawagan si Dale. Bakit ka tumatawag? Nakakunot ang noon ni Dale. Akala ko ba pampainit sa katawan yung hinalo mo sa inumin ni Marlon? Lalong nangunot ang noon ni Dale. Ayun, tulog na. At ako lang ang nabitin. Hindi na nahiya si Melissa na aminin ang nadarama ngayon. Hintayin mo ako dyan, sabi ni Dale. Konting gamot pampainit lang ang inilagay niya sa inumin ni Marlon upang hindi mahalata nito. Maging si Melissa nakainom din nun, kaya nauunawaan niya ang nararamdaman nito ngayon. Sinamaan ni Melissa ng tingin si Dale nang makapasok ito. Double check nito kung tulog nga ba si Marlon. Nainis siya kasi mukhang sa kanya lang tumalab ang gamot. Nang masiguro ni Dale na tulog nga ang kapatid, nilingon niya si Melissa. Nakasimangot pa rin ito habang kip-kip ang nakabuhol na towel. Napangisi siya ng masilayan ang nakakaakit itong katawan. Bigla siyang nag-init sa kaalaman na walang ibang saplot sa katawan ng dalaga. Maliban sa towel na nakabalabal dito. Anong iniisip mo? Kinakabahang tanong ni Melissa. Sa halip na sumagot, lumapit si Dale kay Melissa. Alam kong nabitin ka kaya mainit ang ulo mo. Hayaan mong ako magpatuloy para sa kapatid ko upang maibsan ang init sa iyong katawan. Lalong nag-init ang kanyang pakaramdam at bumigat ang paghinga nang halikan siya ni Dale. Hindi na masama. Noon pa man ang gusto niya ring matikman ang binata. Siya na ang nagkusang tanggalin ang damit. Hindi akalain ni Dale na magaling magpaligaya ang dalaga. Sabik na hinalikan niya ito sa labi. Do you like it? He whispered in a husky voice. Yeah, take me now please. Sabi ni Melissa. Napakapit siya ng gusto sa balikat nito dahil nanginig ang kanyang tuhod at nakatayo lamang sila. Hindi man lamang nakaramdam ng panghihina si Melissa matapos makaraos. Muling namintig ang init sa kanyang pagkababae. Parehong may ngiti sa labi matapos mailabas ang init sa katawan. Nang halikan ni Dale sa labi ang dalaga, muli itong uminit. Dala marahil sa gamot na nainom kaya ang lakas ng dalaga. Si Melissa na ang nagmaniobra sa ikatlo nilang ginawa ni Dale. Kung hindi man niya makin si Marlon, hindi na masama si Dale. Isa pa rin naman itong Williams. Mula sa labas ng silid, napakamot si Jomar sa ulo nang marinig ang halinghing mula sa loob. Mabilis niyang inilayo ang tayngang nakadikit sa nakasarang pintuan nang makarinig ng yabag ng mga paa. Naglakad siya palayo sa silid ni Marlon bago pa siya makita ng taong paparating. Bakit gising ka pa? Mataray na tanong ni Rochelle sa driver nang makita ito sa palikong hallway. Kasi hindi pa tulog? Sagot ni Jomar pero sarili lang ang nakarinig. Baka kasi mabuluyawan pa siya ng ginang. Matulog ka na at huwag istorbahin si Marlon dahil nagpapahinga na siya. Bahagyang nagyukulong ng ulo si Jomar bago tinalikuran ang ginang. Ayaw na niyang sumagot at baka iba ang lumabas sa kanyang bibig. Kamusta ka dyan? Tanong agad ni Melvin. Disgrasya bro, mukhang hindi tumalab ang gamot at tumuka ang manok sa palay.
Pumalatak si Melvin. Ano na ang susunod kong gagawin? Nakabantay din ang bruha at mukhang hindi ba tutulog upang walang istorbo sa silid ni Marlon. Well, wala na tayong magagawa. Balita mo na lang ako sa mangyayari diyan bukas. Ano na nga kaya ang mangyayari kay Marlon? Pagkagising kinabukasan. Magiging delikado na naman ba ang buhay nito sa kanyang pamilya? At kailan kaya mahahanap na Gabby at Jello ang kanilang ama?